pagbabati sa ngalan ng pampublikong serbisyo, hatid ay pag-asa at tagumpay. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Caloocan! Sa pagkakataong ito, ating matutunghayan ang paghahanda na isinasagawa ng SEO Caloocan para sa paghahatid ng mga learning packets. Layunin ito na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral sa special education. Bawat isa ay makakatanggap upang magsilbing gabay sa kanilang pag-aaral at pagkatuto. Halina't tunghayan natin ang proseso ng pag-print ng ating mga learning materials na gagamitin ng ating mga mag-aaral. Siniguro ng pamunuan ng SDO Caloocan na dekalidad ang mga learning materials na gagamitin ng ating mga mag-aaral. Kabilang dito ang ating mga learners with special needs. Dumaan ito sa masusing proseso mula sa pagpili ng mga mauhusay na guro na nagsulat ng mga module na nakabatay sa nakaangkop na learning competencies. Ito rin ay sumailalim sa komprehensibong validation process at quality assurance. Matapos ang printing ng modules, inihanda ng mga paaralan ang pagsasaayos ng mga learning packet na mayroong mga learning materials tulad ng worksheets, manipulatives, braille at mga school supplies. Ito ay bahagi na matatanggap ng ating mga learners with special needs sa lungsod. Upang masiguro na ang lahat ay makatatanggap ng mga learning packet, nakipag-ugnayan ang ating mga paaralan tulad ng bagong silang elementary school sa kanilang komunidad, barangay officials at mga pulis. Sa tulong na pinalakas na ugnayan ng ating mga community partners, ay naihatid sa bawat bahay ng ating learners with special needs ang kanilang mga learning packet. Sama-sama, tulong-tulong ang mga guro, magulang at komunidad bilang kaisa ng kagawaran ng edukasyon upang maihatid ang mga learning materials upang maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng isang special delivery. Pag-asa sa pandemya. Matapos maihanda at maihatid ang mga learning packet sa mga bahay at kumuha din po ng mga learning packet ang ilang magulang sa paaralan, magkakaroon po ng online class schedule para po malaman kung ang mga aralin sa module ay talagang napag-aralan at natutunan ng bawat bata. Bukod sa ating mga modules, ay naghahanda rin ang ating mga paaralan ng flexible online class schedules upang masusugan ang pagkatuto ng ating mga learners with special needs. Kanang kamay, ilagay sa taas. Kanang, sabayan niyo ako mga bata. Kanang kamay, ilagay sa taas at iwagayway. Dulo ng ating slate sa kanang bahagi, doon tayo magsisimula ng pagsusulat. Bakit? Kasi po, kapag ang papel ay binasa na, binabaliktad natin ito para yung tuldok na naisulat ay makapa natin. Hayaan po natin na ang mga bata magsulat para talagang ma-practice sila sa pagsusulat ng braille. Okay, sa sunod na cell, isulat ulit ang dot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lola, okay lang po yan kasi bago pa lang si Kim sa writing. Sige po, pwede niyo pong i-guide hand over hand technique. Kunin ang papel, ipakita niyo nga sa akin. I-check ko kung talaga nakapagsulat si Very Good Angel! Ang linis ng gawa ni Angel, walang lagpas, walang kulang, kumpletong dot 6. Good job, Angel! How about Mika? Mika, very good! Thank you, Mika! Si JM? Masayang-masaya si JM. Patingin nga, JM. Hindi ko pa po nakita. Tingnan ko kay JM. Ibalik po sa screen. Ibalik sa camera. Ilan ang nagawa ni JM? Patingin po. Ayan. Na
nasobrahan ng pagsusulat. Yes po, yan ang iiwasan natin, yung sobrang diin ng pagsusulat, pwede pong mabutas yung papel. Okay lang yan. Huwag masyado madiin, JM, ha? Pero nung nakaraan, ang galing ng sulat mo, naka-apat ka nga eh. Sige lang, baka na-excite si JM ngayon. Oo. Si Kim, Kim patingin? Ilan ang nasulat ni Kim? Ayan, nakadalawa din si Kim. Very good, Kim. Good job. Tuloy-tuloy lang, Kim, ha? Para mas bumilis ka pang magsulat. Wow! Very good! So, ibig sabihin, mga mami, lola, talagang nag-guide nyo sila sa kanilang Aralin 1 at Aralin 2. So, thank you po at nandyan kayo na patuloy at tuloy-tuloy na mag-guide sa mga anak natin. Kaagapay din ang ating mga learners with special needs ang kanilang mga magulang upang sila ay matulungan at magabayan sa kanilang pag-aaral. Malaman kung okay ba ang nagiging takbo ng ating pag-aaral through online. So meron po tayong monitoring na tinatawag o pamumusta sa bawat isa sa atin. So kasama po natin ngayong araw na to ang ating pong master teacher mula sa SPED department. Siya po ang nag-o-observe ng klase natin sa school at maging dito po ngayon na tayo ngayon ay nasa online class. So batiin natin si Ma'am Mercy Devotion. Good morning, Ma'am Mercy. Good morning, Ma'am Mercy. Good morning, everyone. Hello, Mika, JM, Angel, Kim. Good morning. Good morning. Kumusta? Good morning. Mukhang ang sasaya nyo. Kumusta naman ang online class nyo? Okay lang. Talaga okay. Very good. Alam nyo ba, natutuwa ako kasi talagang nagawa nyo, nasagutan nyo at napag-aralan nyo maigi ang Araling 1 at 2 nyo. Tama ba ako? Ha? Very good. Oh, very good. Tugman-tugma ba sa pagtuturo sa mga bata, yung mga module? Kaya-kaya ba? Kaya-kaya. Kahit naka-online class tayo, kahit may pandemic, go pa rin po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang yung pag-aaral. Sa online class po, maaari na rin i-check ang mga pagsasanay. Pero para po mas lalong makita at malaman kung talagang natutunan, ang mga worksheets po or mga answer sheets ay ipapadala sa paaralan, ihahatid ng magulang sa paaralan nang ito ay magkaroon ng tamang sagot or malaman ng mga magulang kung tama ang kanilang sagot ng kanilang mga anak sa worksheets. Sa pagkakataong ito ay makakapanayam natin ang ating minamahal na Schools Division Superintendent Dr. Nerissa Elosaria Cesarsix. Ma'am, magandang umaga po. Good morning. How ready are we po in the coming school year 2020 to 2021? Ang Division of Caloocan, Schools Division Office, ay handang-handa na para sa pasukan at ito ay sa ilalim ng tinatawag natin ng the new normal of education. Marami pong challenges pero alam namin na dahil tulong-tulong at kami man dito sa SDO ay nagbabayanihan para sa pagbubukas ng school year 2020-2021, alam namin na kami ay handang-handa para sa lahat ng mga mag-aaral ng lungsod ng Caloocan. Para sa taong ito, sa school year, inaasahan namin na magkakaroon kami ng pagdagsa ng mga estudyante galing sa pribadong paaralan. At we are expecting a total of 281,000 enrollees for the school year. So it's really very challenging. Dahil ang Caloocan ay isa sa pinakamalalaking division dito sa National Capital Region. So bilang paghahanda, andyan na, ongoing na yung printing ng ating modules na ipamamahagi natin sa Agosto, magsimula na tayo ng pag-distribute.
At pinasasalamatan ko ang CID sa pangunguna ng ating officer in charge, si Dr. Joy Alinyab, at sa lahat ng mga supervisors dahil sa maganda at dekalidad na modules na kanilang ginawa. Gagamitin natin ang mga hinandang modules ng SDO sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng ito ay contextualized at quality assured. So, ready tayo, pati ang mga kasanayan ng mga teachers kung paano nila i-conduct yung FB Messenger online classes at saka for processing of learning, ay ginagawa na rin ang CID para naman lahat po ng aspeto para na kailangan para sa pagbubukas ng school year ay ma-address ng FBO. So, sa tulong ng mga school heads, sa tulong ng mga magulang, GPTA, ng mga guro, at lahat ng pamunuan dito sa FBO Caloocan, I'm very sure that we will give our students a very challenging school year with all the new setup and learning modalities that we will provide them for this coming school year. At nagpapasalamat na rin ako dito sa ating napaka-supportive, may malasakit talagang Mayor Oscar Malapitan sa lahat po ng ibinigay ninyo sa aming mga mag-aaral. At pinapangako po namin na lalo namin pagbubutihin ang aming pagtatrabaho sapagkat ang lahat ng aming ginagawa ay para sa ikabubuti ng lungsod ng Caloocan. So, hindi lang modules ang matatanggap ng ating mga mag-aaral. Isang buong learner packet yan na may modules, may supplementary activity sheets, at may mga konting school supplies. So, bahala na yung school heads. At I encourage our school heads to provide more resources and provisions for our school children. And I'm very sure they're very supportive. Ako din po nagpapasalamat sa ating mayor, kay Papa Malapitan, na nagbigay po ng tulong para po sa mga estudyante, katulad po ng anak ko, na kahit po ngayon, nasa gitna po tayo ng pandemya, maraming salamat po sa SDO Caloocan at sa LGU. In spite ng pandemic sa ating COVID na nangyayari ngayon, maraming salamat po at patuloy pa rin po namin na pag-aaral ng ating mga bata. Hindi po mahirap kung talagang sama-sama at talaga pong magtutulong-tulong, may dedikasyon po ang bawat isa at nag-iisip ng mga tamang gagawin para maipagpatuloy ang pag-aaral kahit na po tayo ay may krisis. Ito nga po ng pandemic, COVID-19. Kaya po, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tao at mga tao pang aming kakatulungin sa mga susunod na araw upang ang mga learning packets na ito ay ma-deliver ng maayos sa mga bata magpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Tuloy ng handang-handa na ang SDO Caloocan sa darating na pasukan. Pati mga mag-aaral na may iba't ibang kalagayan at sitwasyon ay magpapatuloy sa kanilang pag-aaral. Sapagkat sa Caloocan, education inclusivity is a priority. Tunay na sa Caloocan, walang batang maiiwan. Dahil tao ang una, edukasyon ang una.